May tatry tayo ngayong pulley set from Pierre Gadin of Team K-Works. Install natin ngayon to kay ADV160 tapos i-tune natin, initial tune pa lang. Ito yung K-Works pulley set pang ADV160. Meron din ito na pang Click, NMAX, Aerox, M3, tsaka Honda Beat. Kay Honda Click, K-Works din yung gamit ko na pulley. Okay na ako yung performance niya. Although bala ko na ito na yun sa dyno bed para mas makuha yung peak horsepower niya sa tune ng CVT. Yung flyball ramp niya, sobrang kinis ng pagkakatabas. Wala akong makikita ng guit-guit na ganun na pinagtabasan ng kalkal. Tapos itong part na to, naka-lighten din, may bawas ng konti. Yung gilid niya, lighten din ng konti. Pati itong part na to, may konting tabas. Inclination angle naman ay secret lang daw sabi ni Kier. Kumbaga trade secret yung profile ng pulley niya. Yung rubber seal niya dito na retain pa rin na walang bawas. Tapos yung drive face naman may bawas din tong mga cooling fins niya. Meron siyang built-in na washer so hindi compromise yung kapal or yung tibay nito. Kung sinukat ko siya kanina mga 0.5 to 0.6 mm. Sa craftsmanship naman wala akong masabi kasi sobrang ganda talaga ng pagkakagawa niya. Sobrang pulido. Sobrang kinis ng surfaces. Tapos yung mga pinagtabasan nito sobrang smooth. Solid yung craftsmanship. Brand new din pala tong pulley na to na stock na original. Ito pala yung previous na gamit ko na pulley set. Kalkal din siya na stock. Isiotech naman yung brand niya. Makinis din yung flyball ramp nito. Pero napansin ko parang medyo magkaiba sila ng angle ng flyball ramp. Diba yung kay Kier? Ito naman yung drive face ng Isiotech. Meron din siyang built-in na sa 0.5-0.6 din. Ito talagang sumasagad to ng dikit kasi yan, pansin niya nakakain na tong part na to. Pwede pa naman to. Yung mga surfaces kasi nito okay pa, wala siyang bewang. Kaya pwede pa rin gamitin. Pero syempre, may bago tayong pulley kaya yun ang gagamitin natin ngayon. Actually, ito na-tune ko na kanina sa tuning washer para makuha naman yung lowest speed ratio. Meaning yung pinakamataas na angat dun sa torque drive tapos pinakapatong yung belt sa may bushing naman. Para yun sa magandang arangkada kasi parang naka-primera ka talaga dun pag gano'n yung settings mo. Pero depende na yun sa inyo kung gagawin nyo yun kasi kanya-kanya naman yan ang preference. Tapos ito yung tuning washer na gagamitin ko. 1.4 mm yung size. Sinuot ko na ng caliper yan. Meron din ako doon na 1 mm na washer. Pero ito yung mas maganda yung patong ng belt sa may bushing. Ito natin lalagay sa loob. Pwede rin sa kabila. Parehas lang naman yan. Ang goal lang dyan is pahabain mo yung bushing. Lagay natin yung backplate. Sok natin dito. Tapos patong natin to. Belt natin. Lagpas pa siya ng konti sa bushing. Pero considering ito, itong part na to na nakaumbok na 0.5-0.6, pag nilagay natin yan dito, halos pantay na siya. Pwede kong gawing 2mm yung washer pero okay na ako sa 1.4. Kasi pagka nagdikit na yung pulley at drive face, ayan yung position niya dun sa poste. Sakto lang siya halos. Okay na sa akin yung ganyan na pantay lang siya dun sa may poste for safety. Tapos yung bola, hindi pa siya lalabas syempre. Malayo pa yung gap ng bola na pwede siyang lumabas. Saktong-sakto lang siya. Sa bola naman, ang gamit ko ngayon is 14 grams na JVT na bola yan. Ito rin yung gamit ko previously dun sa isang pulley. Ang sabi sa akin ni Kier, ang baseline niya sa ADV160 is 11 to 14. Timplahin nyo na lang kung ano yung pinakamagandang performance sa inyo. Pero ako, ang bala ko kasi, i-tune din namin ni M. Kumbaga magta-trial and error kami sa mga combinations ng bola. Kung ano yung pinaka malakas na horsepower na makukuha namin sa dyno bed niya, doon ako magsistick sa weight ng bola na gagamitin ko dito sa pulley na to. Ito pala yung mga bola ko. Click ADV PCX, pwede to. Pwede ako mag-combine-combine yan para makuha ko yung tuning. Lagyan natin ng konting grasa dito sa rubber seal niya. Orientation ng bushing yung tatlong guhit is paloob. Initial na bola natin, straight 14 grams. Kahit saan ang orientation ito kasi parehas lang namang covered. Pero nilagyan ko na lang siya ng black para pare-parehas lagi yung lagay ko. 1.4 mm na tuning washer. Backplate. Markahan natin tong tuldok sa pulley. Ito kasi yung factory settings nitong ADV. Tapat natin yan sa tuldok sa segunyan. Diyan kasi yung nakatapat nung una ko binaklas sa ADV. Kaya diyan ko rin siya binabalik. Kumbaga yan yung factory settings niya. Para yan sa proper weight distribution or yung pinaka-balance. Hindi natin ng konting grasa tong segunyal para iwas lang sa stock up. High temp dapat lalagay nyo. Thin coating lang. Kabit natin dito tapos tapat natin dun sa may tuldok sa segunyal. Factory settings. Itong tuldok na to nakatapat dun sa tuldok sa may pulley marking. Hindi natin yung belt. Drive face kahit talindit sa dalawang to tapat natin sa tuldok sa segunyal. Speed tuner offset washer. Stock nut. Pita natin ng konti, 22 mm socket.
Torque drive ko naman is stock lang, stock torque drive, male and female. Showar na 1200 RPM GY6 center spring. Labo clutch lining with 1000 RPM na clutch springs. Tapos stock yung housing niya. Tapos speed tuner na torque drive nut. Pasok natin yung belt sa torque drive. Pakanan ng piga kasi kanan ang bukan ng torque drive. Kanan. Pasok natin dito. Speed tuner stock bell with fine tread groove galing kay M. David of M-Works Speed Tuner Pampanga. Stock bell washer tsaka stock nut. Yung dati kong gamit na Labo bell na deform na kagamit namin sa ahuna ni OBR. Pero ngayon meron papadala sa akin si Ryan, naniintay lang niya yung super Labo bell. Mas makapal yun, kumbaga mas maraming material. So hindi siya prone sa overheat lalo pag mga ahunan tapos nabigat yung load. Yung kasi ang problema ng lighten, maganda siya sa arangkada, sa mga patag. Pero pag sa ahunan, dahil ko konti yung material niya, mabilis siyang uminit. Kaya nade-deform. Ito natin konti, 19mm socket. 59 Nm of torque. 49 Nm of torque. Start natin yung makina natin. Tingnan natin yung galaw ng belt. Pag medyo pagpag, bawasan natin ang tuning washer. HSTC off. Rev natin. Sa akin, sakto lang naman yung play ng belt niya. Importante sa akin kasi maganda yung alis or yung initial dun sa lowest speed ratio niya. Kaya ganyan ang ginagawa kong settings. Pero kung di nyo trip yung medyo pagpag ng konti, pwede nyo namang bawasan ang washer. Bago lang din pala tong belt ko. Stiff naman, di naman sobrang lambot. Silipin rin natin yung belt position niya kung sakto na ba dun. Nakapatong lang siya doon sa bushing. Hindi masikip, hindi maluwag. Pero kung tingin nyo, medyo pagpag, bawasan lang kayo ng washer. Testing tayo ngayon itong pulley set natin na K-Works, yung initial set. Yung bala ko na flyball tuning sa dyno, medyo nagka-problema. Kapon, galing ako kay LM, na-tune dapat namin si Honda Click na naka K-Works pulley set din. Kaso, naglo-loko yung dyno niya, naka-isang run lang kami. Gumana siya, nakapag-read ng isa, tapos after nun, ayaw na, nagloko na yung roller, hindi niya mabasa yung data. Kapon, nag-test din ako dito kay Honda Click eh. Ang nakuha niya is 129 dun sa slight downhill, tapos sa patag is 126. Honda Click 125 na naka K-Works pulley set. Tapos din pala, binago ko yung set natin na sa tuning washer lang naman. Ginawa ko siyang 1mm lang. Yung dati is 1.4mm kasi kanina umaga nung lumabas kami ni OBR, nag-jogging kami. Napansin ko yung cold start niya, masyadong maingay yung belt flap niya. Sobrang lakas. Kaya naisip ko na bawasan ng washer para hindi siya ganun kaingay. Lalo kapag ka-cold start, yung hindi palapat yung belt. Lakas ng flap niya talaga. Ayan, binago ko. Yan lang naman ang binago ko. Nag-setup na ako ng GPS natin dito sa my side na to. Tapos itry na natin dito. Gagawin natin dalawang run. Isang naka-on ang HSTC tsaka isang naka-off ang HSTC. Tapos una dito, slight downhill. As after nitong slight downhill is yung patag naman. Ito, slight downhill. Yuyukuan lang natin kapag doon na sa straight. Pakakurba kasi to. Slight downhill. Modulate lang natin yung RPM. Straight yung kuha natin. Pakurba eh oh. At straight na. Sagad siya ng 132. Ngayon try naman natin sa patag. After naman nun, ang kabilang yun. Ito, after nito, patag na. Yukuha na natin. Medyo malakas ang hangin ngayon. Try natin kung makukuha. Wow, lakas talaga ng K-Works, oh. 131. Mas malakas siya. Sa ECU Tech, 130 lang ako dito sa patag. 130, 131 top speed.
Sumasaga din talaga yung dulo ng K-Works, no? Lakas. Same lang din siya nung ECU Tech, or mas malakas siya ng konti. Pakiramdam ko, mas malakas. Although yung sa may slight downhill na una natin pinagtryan, same lang sila ng top speed nung ECU Tech pulley set, ganun din. Tapos sa patag, napa 131 ko siya, so mas malakas siya dun sa ECU Tech na pulley set. 130 lang yung pinakamataas ko dito noon, sa may patag sa ECU Tech pulley set. Na same set nito ang gamit ko ngayon. Game second run tayo, naka-off yung HSTC. Slight downhill. Modulate lang ulit natin yung RPM. Feeling ko yun talaga sagad, unless itataas mo yung limiter nito. Naka-stock limiter to eh. Although naka-rim up to kasi naka-TSMP stage 1 pipe ako. Pero try natin. Kung mabibit niya yung 132, parang yun na yung limit ngayon eh. Yoko natin sa straight. Lakas ng wind drag. Ito na, straight na. Kasi may mga sasakyan. Hindi, mga kayuko. Lagi natin yukohan. 130. Try natin ulit sa patag. So sana wala nang mga sasakyan masyado. Para mga kayuko tayo, ano. Ito, patag na. Yoko na natin. Game. Konterte talaga oh. Hala ko, so 9750 RPM, 132. Kaso pa ako na siya. Maximum RPM na niya to. Pero hindi pa nakagat yung ano, limiter. 132. Napasagad natin sa patag ng 132. Malakas talaga dumulo yung K-Works, no? Sa ECU na lang ito, pwede pang ma-unlock yung potential kapag dinagdagan yung limiter. Nagli-limit na siya dun eh. Hindi kasi namin ginalaw ni Marco yung limiter nito. Tapos pwede rin kapag magpapalit ng gearing. Posible pa na lumakas ang motor kapag nag-high speed gear. Pero ito kasi naka-stock gear na to. Kasi na naka-stock pipe ako doon na high speed gear na pa 132 ko din yun eh. Pero ito, stock gear tapos naka-TSMP na stage 1 power pipe tapos naka-rim up. Dumudulo siya ng 132 sa patag. Pinakamalakas na nakuha ko yun na top speed sa patag na ADB. 132, solid, lakas. Kaya pa to, pag nabago lang yung mapping, adjust na konti sa limiter. Feeling ko nagli-limit na talaga siya dun eh. Tapos yung arangkada, totonohin nyo lang talaga yung arangkada niya para makuha nyo yung pinakamagandang alis na hindi ganong delay yung piga. 14 grams yung naging timbang ng bola ko dito kay K-Works na pulley set. Tapos yung tuning nga ng sa dyno, sa kanila lang yun, ibang vlog na lang. Kumbaga, i-check namin ni M kung anong bola yung may pinakamalakas na horsepower gain sa dyno niya, dyno bed. Papagawa daw niya muna kasi na nga nagloko nung kahapon na nagda-test kami. Ito pa lang K-Works pulley set, pwede nyo mabilihan sa Shopee. Although ngayon wala pang stock yung pang ADB, sabi ni Kier kasi naubusan daw. Pero ilalagay ko yung link dito sa description. Tapos meron nga siya na pang Aerox and Max ADB 150 Click 125 150. Yun nga yung gamit ko kay Click. Yun, meron yun siya shopping available. M3, MSI, tsaka Sporty yata meron din na K-Works. Solid talaga yung gawa ni Kier na to, maganda. Kasi tested ko naman na din kay Click. Quality pa yung pagkakagawa. Kaya kung gusto nyo itry, yan, pwede nyo orderin sa Shopee. Tatest na natin yung power niya. Pero next time, i-tune naman natin kay M. Tingnan natin yung horsepower gain naman sa dyno bed niya. Na iba-ibang timbang ng bola. Kapag nagawa na yung dyno bed ni M. Solid na solid yung performance ng ating K-Works na pulley set. Stock din yung size ng gulong niyan pala. Tapos stock throttle body, tsaka filter stock din. Ito pang GPS natin yung GoPro. So yan naman yung pipe ko na gamit, yung TSMP stage 1 na power pipe. Pang PCX 160 talaga yan. Pinalipat ko lang yung dalawang bracket sa ilalim. Ito, tsaka ito. Para malagay ko yung dalawang bolt niya doon sa may swing arm. Iba kasi yung swing arm nito. Ayun, yung naging performance ng initial tuning natin kay K-Works pulley set na pang ADB 160. Lakas, 130 to sa patag. Nagli-limit lang talaga. Tataas pa yon pag na-adjust yung limiter or nagpalit ng high speed gear. Feeling ko nali-limit lang talaga ng limiter. Pero lakas na. No? Solid eh.